formal nang inorganisa bilang ganap na church o simbahan, ang noon ay grupo ng mga Adventista sa Bacara, Ilocos Norte. Pinangunahan ng Northern Luzon Mission ang nasabing church organization program ng bagong kadaratan West Seventh-day Adventist Church. Ang kwento ng nasabing simbahan na nagsimula lang magpulong sa ilalim ng isang punong mangga, balitang may pag-asa ni Sam Hilbano. Tunay na mas lumalawak pa at patuloy na nagtatagumpay ang gawain ng pag-iibanghelyo dito sa Northern Luzon Mission sapagkat pinasinayaan at ganap na ang naorganisa bilang isang simbahan ang Kadaratan West Seventh-day Adventist Church sa bayan ng Bacara, Ilocos Norte. Sa katunayan, ang ating mga kapatid dito ay nagsimula lamang bilang isang maliit na care group na naglalayo na makapagsilbi sa iba. At dito nga mismo sa aking kinakatayuan, sa ilalim ng puno ng manggang ito, ito ang siyang nagsilbing pansamantalang bahay-sambahan nila. At kaya nga, labis na lamang ang kanilang kasiyahan dahil ang pagkakagawa ng kanilang bagong church ay tanda at bunga ng kanilang matibay na pananampalataya. Nagsimula po kami hindi sa malaking church, hindi sa magandang bahay, kundi sa baba ng iti Ilocano, kunana, Sirok, iti Mangga. Nag-start po kami sa isang maliit lang na tulda. Yun ay mga magagandang experience. We consider those as a good experience kung saan mas napatibay yung unity ng bawat isa sa amin, mas napaganda yung relasyon, and now we are just so grateful for the blessing. Ang saya-saya namin kasi na meron kaming church na napatayo at lalo na na-organize kami bilang membro kabilang kami sa iglesia. Bukod pa dito, ang nasabing iglesia ay may 70 miyembro na at 2 karagdagang company of believers ang siyang inaasahan at pinagdadasal na susunod na maitatalaga at maidadagdag sa bilang ng simbahan sa distritong ito. Mayroon na naman tayong mga panukala, sumusunod tayo sa mga plano ng ating misyon na magkaroon ng church planting. Meron pang 2 napipinto dito sa distrito. Gampan na natin na ang mga napipintong mga group of believers na ito ay maging iglesia. Layunin ni maghatid ng balitang may pag-asa, Sam Hilvano para sa Hope Today, NPUC News.